What's up guys, welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig uli para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na nakabase dito sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo, please hit that subscribe button and let's begin with tonight's vlog. Okay? Ang topic natin for today is walang iba kundi ang tinatawag nating otomycosis o yung infection sa tenga nang dahil sa amag. Okay? So, ang otomycosis ay pwedeng mangyari sa isang tenga o sa dalawang tenga sabay. Okay? Kadalasan, yung mga taong nagkakaroon ng otomycosis ay sila yung madalas na nagsuswimming. Okay? Bukod doon, madalas din ang otomycosis dun sa mga taong nakatira sa mga tropical countries tulad ng Philippines, Singapore, at yung mga nasa Southeast Asia. Madalas din ang otomycosis dun sa mga taong immunocompromised tulad ng mga taong may sexually transmitted diseases, dun sa mga taong matatanda, mga taong nag-undergo ng chemotherapy, at syempre, yung mga taong may diabetes. Okay? At marami pang iba. So, ano ba ang mga simptomas ng taong infected with otomycosis? Ang number one na simptomas nila ay napakakate ng kanilang tenga. Pangalawa would be namamaga ang kanilang ear canal o yung kanilang pina. Pangatlo, posibleng may pananakit ng tenga or may pagkirot ng kanilang mga ear canal. Pangapat, dahil nga namamaga at may sakit, posibleng kulob ang pandinig nung mga taong may otomycosis. Bukod doon is posibleng may pag-ugong ng pandinig at may hearing loss. At ang huli sa lahat is posibleng magluga o magkaroon ng otorrhea ang taong may otomycosis o yung may impeksyon sa o sanhi ng amag. Okay? Para sa information about otorrhea or luga, dito sa link sa ating taas, ay ma-divert kayo dun sa ating topic about otorrhea. So, going back to our topic, ano ba yung mga dapat nating gawin kung sakaling nagkaroon tayo ng otomycosis sa ating tenga? Una sa lahat is, syempre, huwag nyong gagalawin ang inyong tenga at pumunta kaagad kayo sa isang doktor. Specifically, dun sa specialist sa tenga, which is yung ENT. Okay? Sa ENT office, gagawin is tatanungin kayo ng inyong medical history. Okay? Pagdating sa medical history, marapat lang na sabihin nyo lahat ng impormasyon na kailangan nyo sabihin sa doktor. Halimbawa, kailan ba nangyari yung paghina ng pandinig? Kailan ba nangate? Nagluga ba? Nagkaroon ba ng pag-ugong ng pandinig? Nahilo? At marami pang iba. Kasi from there, malalaman ng doktor kung ano ba yung mga steps o makakapagplano siya kung anong dapat nyong gawin para sa inyong pandinig o sa inyong tenga. Okay? Pagkatapos nun, ang gagawin ng doktor eh sisilipin ang inyong tenga gamit ang isang otoscope or endoscope. Sa otoscope at endoscope, makikita natin doon kung meron bang tumutubong mga spore bodies o may mga maliliit na dark particles o pagsasapot na kulay puti sa loob ng tenga. Yung para siyang bulak. Ibig sabihin nun, ang naka-infect sa inyo ay most likely amag. Sa ibang bansa, ang ginagawa ng mga doktor ay kumukuha sila ng sample para ipadala sa laboratorio upang matest. Sa laboratory, malalaman natin kung ang naka-infect ba sa inyo ay bacteria or amag. Syempre, dahil ang topic natin amag, mas interested tayo doon.
Ngayon, pagdating sa gamutan, kadalasan ang mga doktor, ang ginagawa nila is nire-recommenda kayo o ginagawang kayo ng procedure na tinatawag na oral tolate. Okay? Oral. Hindi oral. Oral. A-U-R-A-L. Okay? Oral. Oral tolate. Toilet. Sa Pilipinas, toilet eh. Pero toilet daw dapat ang pronunciation nun. So, ginagawa, nililinis ng maigi yung ear canal at yung ating eardrum. Or sinasuction to para yung mga spore bodies e matanggal at tuluyang maalis ang tinatawag nating mga spore bodies or fungi. Okay? Pagkatapos nun is nire-resetahan kayo o binibigyan kayo ng mga otic drops na kadalasan e mga antifungal. Okay? May mga ibang doktor na instead na antifungal ang binibigay ay yung mga parang home remedy which is composed of 2% acetic acid or sodium acetate. Okay? Para ma-maintain lang yung pH ng tenga at wag nang tumubo uli yung sinasabi nating mga infection na galing sa fungi. Okay? Kung hindi nag-work ang ating otic drops, meron din naman tayo mga antifungal oral medication na siya namang nire-reseta ng doktor. Okay? At ang huli sa lahat, kung hindi pa rin, hindi naman huli sa lahat, kumbaga kung ang pagtubo ng inyong fungi ay nasa labas na tenga or sa inyong pina, kadalasan ang binibigay ng ating mga doktor ay mga topical cream. Kumbaga parang pinapahid lang siya sa labas or dun mismo sa infected part ng inyong outer ear. Okay? Ano naman ang function ng isang audiologist na katulad natin sa gamutan pagdating sa otomycosis? Kadalasan ang ginagawa ng isang audiologist sa mga kasong may otomycosis is kami yung nagmamonitor kung anong part ng ear ang siyang damage because of this infection. Okay? Kami rin yung nagmamonitor whether yung gamutan ba ay effective o hindi through the use of hearing test. Alright? Paano ba natin mape-prevent ang otomycosis infection? Madali lang naman. Una sa lahat is kung alam nyong immunocompromised kayo, may alam nyong diabetic kayo, o alam nyong mahina ang inyong immune system, syempre, palakasin natin yung immune system natin. Okay, overall, kailangan maging malusog tayo. Bukod doon, kung meron tayong history na may problema tayo sa ating tenga, mas mainam na wag na tayong sumisid o mapasukan ng tubig ang ating tenga. Kung sakali mang gumagamit tayong madalas ng mga earphones, iwasan din natin ito. Dahil kadalasan yung prolonged use ng ating mga earphones, nagkakaroon siya ng pagkakulob na sensation sa ating loob ng ating ear canal na siyang cause na pagpapawis nito. At kadalasan yun din yung nagiging cause ng pagtubo ng mga fungal infections or fungi. Okay? Next would be is kung nanghangati ang ating ear canal, okay, wag natin siyang gagalawin. Okay? Wag natin siyang gagamitan ng cotton buds kasi yung cotton buds, pag nasobran tayo sa linis, yung pH level ng ating tenga ay bababa na favorable sa pagtubo ng fungi. Bukod doon is po pwede natin masugat ang ating ear canal at yung pagdudugo o pag-excrete ng fluid ng ating wound favorable also sa pagtubo ng fungal bodies. Okay? So, home remedy. Pagdating sa home remedy, mas mainam na magpakita muna tayo sa doktor kasi mas mainam na malinisan muna nila ng malinis na malinis ang ating ear canal at ang ating eardrum para malaman natin or mas madali siyang gamitan ng home remedy. Para sa home remedy, always remember na kailangan merong supervision ng isang ENT. Okay? And especially kung butas ang inyong eardrum. Okay? Kasi kadalasan para doon sa mga home remedy, masyado siyang malakas at maaring ma-damage niya
yung ating inner ear na siyang nagko-convert ng vibration or ng sound into electrical signal na siya naman nai-interpret ng ating brain yung mga information na nakapaloob sa tunog na yon. Okay? So, that's all for today's presentation. For more info about hearing loss, please visit my website www.erosnomboy.com para naman sa mga link ng mga ENT specialists na nagko-conduct ng mga online consultation nasa baba ng ating description. Para sa mga hearing test needs, nandyan din yung mga kakilala nating mga audiologist at ang kanilang mga clinic sa link din sa baba. Siyempre, nandyan din yung ating Facebook group. Please join the group para at least ma-share nyo yung information about hearing loss or hearing awareness. Kung meron kayong alam na ways para mag-create ng funding para sa inyong hearing aids need, po pwede nyo share doon. And that's all. I hope to see you again next week. This is again Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting the subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Until then, see you soon. Bye!